ang plano natin ay magagawa tayo ng flash mob. So hindi niya alam to. Gusto niyang makita na nagsasayaw ako. So ito na 'yon. So titingnan natin kung ano magiging reaction niya and sana magustuhan niya to. And of course, sana makuha natin yung yes. Look out and see the world. It takes everything we have to face. Then group yourselves into six. So, hindi pa natin nata. Group yourselves into six. May iwan na siya. If it takes forever, we'll get there together. Let's see kung ano magiging ano mangyayari kasi ako kinakabahan ako, hindi ko alam kung ano mangyayari ngayon. So, and hopefully sana magustuhan niyo talaga 'to. I'm not doing this for jazz, but I'm doing it also for God's glory. So, all glory to God. So, ito yung pasasabugin mamaya. So, nandito si Kuya Luis, tutulungan niya tayo sa pangwords. Ito yung kahuli-hulihan pag nag-yes siya. Ayan. Almost there. So as we ride into the sun, sometimes I know we're gonna fall down. Welcome everyone in Rizal Recreation Center and also welcome sa kauna-unahang game. Group yourselves into 19. Ah, bilangin natin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5. Oh, wala ba? Sino daw ang kabayan? Okay. 5 1 into
natin ang pag-ikot ko. Si Jazz, kung i-describe ko si Jazz, si Jazz yung parang pinaka, magkapareho kami ng ugali. So kaya kami nagkakasundo mabuti. Medyo kalong siya eh, tapos masiyahin, lagi siya nagjo-joke. And minsan talagang compatible yung mga gusto namin, yung mga bagay na gusto namin. Sama-sama na lang, gusto ko sa kanya ay yung pagiging maasikaso niya. Sobrang asikaso ni Jazz. Lalo na sa family niya, lagi niyang iniisip yung family niya. Gusto niya kasi, nung sinabi niya sa akin, bakit mo ginagawa lahat ng mga to? Sinasabi niya sa akin, gusto ko nagiginhawaan yung ibang tao. And number one, of course, yung takot niya sa Diyos. So, kilala lalo sa, ano yan, sa lugar namin, na talagang sa church, may ministry, may takot sa Diyos. So, ayun yung mga nagustuhan ko lalo sa kanya. All the things that could go wrong along the way. Si Jess, hindi mahirap mahalin. Hindi siya mahirap mahalin. Lalo na pagkakasundo mo. So, hanggang sa naramdaman ko sa kanya, nagusto ko siya. Sa'yo na ang lahat, hindi ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, na mahal kita yung ano yung time na to nafi-feel na namin eh na parang pinagpe-pray namin na Lord parang kung siya na ba talaga ay bigyan mo kami ng go signal, which is binigay naman ni Lord na parang go signal na sa amin, okay, pwede na kayong mag-settle down, pwede na kayong pwede na kayong mag-step up, kumbaga. So ayun, so kaya gumawa kami ng parang mga bagay na kailangan namin ng approval, yung mga ganung bagay. So sa magulang at lalo-lalo na sa family niya. Noong mga time na yon, talagang hindi ilang gabi akong hindi makakatulog dahil nafi-feel ko na binigay na sa akin ni Lord yung go signal na parang sinabi, okay Joanne, you can ask her mom kung papayag na siya, yung mga ganung bagay. And right timing. Nung that was October 10, Thursday yon siguro may mga, Friday na yon kasi madaling araw, 1 o'clock, nakita kong online yung mom niya. So nung nakita ko yung online yung mom niya, nag-freak talaga ako. Sabi ko, Lord, ito na ba talaga to? Yung parang sasabihin ko na ba, magpapaalam na ba talaga ako? And then, nung chinat ko yung nanay niya, hindi pa siya nagre-reply yung nanay niya. Tapos ang ginawa ko, ay baka hindi pansin. Dinilit ko yung message yung nanay niya. And then, sabi nung nanay niya, meron na kami mga pinag-usapang mga ibang bagay. And then nakita ko yung sagot ng nanay niya, okay Joanne, I'm giving you my blessing. I will give my big yes. Please take care of my daughter. Ayun yung parang pinakamasayang, isa sa pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko. Grabe, hindi ako nakatulog doon. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Ang ganda na gawin ko kay Jess talaga ay pagkaroon ng flash mob. Ito pa lang, unang-una ko pa lang yung parang kami pa lang ni Jess, wala pa kaming naiisip na about sa pagpapakasal, sa proposal. Gusto ko agad nagawin sa kanya pagka nag-propose ako flash mob. Naisip ko lang na parang yung flash mob nga mas maganda kasi gusto niya pag sumasayo ako, hindi ko alam kung bakit. At natutuwa siya pag may nakikita siyang flash mob. Yung mga friend ko sa Pilipinas, nagtanong na ako kung meron silang mga dancers na pwedeng tumulong sa akin na bumuo ng flash mob group para dun sa proposal ko. And hindi naman ako nabigo. Actually, matagal ko ng plano yung ano eh. Nung
kung makikita mo, napakatagal, October pa lang, pinayagan na ako ng nanay. Pero hindi doon natatapos yung pagpe-pray ko na sabi ni Lord, I want to give just what she deserve. Parang ganun. So, hindi lang basta parang magsasabi ako, oh, pakasal na tayo, or magpo-propose ako sa kanya, yung ganun. I want to make that day, or yung proposal day, na napaka-special para sa kanya. Forever could never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted in my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Ito na yun, parang ito na yung pinag-pray natin. Alam ko medyo natagalan, pero hanggang ngayon pinag-pray ko pa rin na dumating yung araw na magkasama tayo or makasal tayo. So simula pa lang nung naging tayo or bago ka pa ibigay ni Lord sa akin, bago ka ipinaubahin ni Lord sa akin, sinabi ko sa kanya, Lord, bigay niyo sa akin si Jess, mamahalin ko siya, and I will love her for your glory. So, para sa akin, isang magandang privilege na habang minamahal kita, nag-glorify ko yung Panginoon. So, wala akong pwedeng maipangako sa'yo na magandang bahay, magandang family, or kumbagay may kotse, may business, wala akong maipapangako sa'yo, but one thing is for sure na ang magiging center ng family natin ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ. And gaya nga ng sinabi ng mambo na alagaan kita, mahalin kita, and of course I will do that kasi yun naman talaga yung nararamdaman ko. And of course, sana magustuhan mo itong inihanda namin, sana ay maging masaya ka, and lahat ng ito ay para sa iyo because you deserve this. I love you so much. Yeah.
Okay ka lang? Oo. Para sa'yo. Ito na yun. Ito na yun. I will glorify our Lord and Savior Jesus Christ. Jess, will you marry me? She said yes! I said, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Every morning with you in my bed, that's precisely what I plan to do.